What's up mga ka-money magnet? Alamin natin ang tamang pwesto ng ating mga kama. Una na lamang sa iyong pakakatandaan kung gusto mong maging magaang ang daloy ng kaperahan at hindi maging mabigat ang buhay mo, huwag mong ipipwesto ang kama mo sa harapan ng isang malaking ilaw o electric fan. Sapagkat kapag ganito ang uri ng pwesto ng iyong kama, ay maaari itong makapagdala ng bigat ng pakiramdam. At kapag naging mabigat ang iyong pakiramdam, magbibigay din ito sa iyo ng mabigat na buhay. Ang pasok ng kaperahan ay magiging mahirap para sa iyo. Kaya't anumang bagay na giging sagabal sa pagtulog mo, o kaya naman anumang bagay na nasa harapan mo habang ikaw natutulog, ay alisin mo na, sapagkat ayaw naman natin na malasin ka. Gusto natin ay swertihin ka. Pangalawang bagay na dapat mong pakakatandaan sa pwesto ng iyong kama ay huwag na huwag mo itong itatapat sa salamin o kaya naman ay sa telebisyon. Sapagkat kapag nakatapat ang iyong kama sa salamin o telebisyon, nakikita ka habang ikaw ay natutulog kung saan nadodoble ang refleksyon mo sa salamin na yan. Kapag nadoble ang refleksyon mo, maaari itong magsimula ng dobleng kapareha, isa sa inyong mag-asawa. Kaya naman ayaw nating mangyari ang kamalasan na to, huwag mong gawin ang bagay na to. Huwag mo rin gawin na ang mga kama ay nakapwesto sa harapan ng salamin habang ikaw ay natutulog ay nakikita ka. Magiging mabigat ang iyong pagtulog at magiging mabigat ang dalahin mo sa iyong buhay. Ayaw nating mangyaring ang bagay na to. Gusto natin ay swertihin tayo. Kaya ito huwag mong gawin para ikaw ay maging milyonaryo. Pangatlong bagay na iyong dapat tandaan na ang pwesto mo ng kama ay hindi dapat makikita ang CR o bathroom. Kapag kasi nakikita natin ang CR o bathroom, ito ay nagpapasok ng negative energy. Alam naman natin na sa bathroom ay maraming negatibong enerhiya. Kung kaya't ikaw na habang natutulog ay kita o nabubungara ng mga bathroom na yan, maaaring pumasok o sumapi sa iyong katawan ang mga negatibong enerhiya na yan. At ayaw natin napagising natin ang bigat ng ating pakiramdam at punong-puno ng negative vibes. Kaya naman dapat natin gawin ay iwasan maglagay ng kurtina para maiwasan ang malas at nang tayo ay swertihin. Isa pang bagay na hindi mo dapat ginagawa sa harapan ng kama ay ang kita ang kama mo sa harapan ng pintuan. Para kasi itong kopin o kabaong, kaya't ang kamalasan ay darating sa iyong buhay. Huwag mong itatapat ang kama sa pintuan kung ayaw mong ang kamalasan ang dumating sa iyong buhay. Kapag ganito ang pwesto ng kama, puro paghihirap, hinagpis ng kalooban ang iyong mararamdaman. Kaya naman kung ayaw mong maganap ang bagay na to, huwag mo ring ipupwesto ang kama mo na direktang nakatapat sa pintuan mo. Nais naman nating iwasan ang kamalasan, kaya't huwag mong gagawin ang bagay na to kung gusto mong maiwasan ang kamalasan sa buhay mo. Tandaan na ang kamalasan ay gawa rin nating mga tao at dapat nating iwasan para maiwasan ang bagay na to. Kung bawal sa pintuan, bawal din ang kama na direktang nakatapat sa bintana. Ang bintana ay pinapasukan din ng mga negative energy at direkta mo itong masasapo kung ikaw ay direktang nakahiga na nakatapat ang kama sa bintana. Kapag ang energy na pumasok sa bintana mo ay negatibo, ito agad ang magiging pakiramdam at mararamdaman mo. Buong maghapong pakiramdam mo ay walang gana at ang pasok ng blessing ay talaga namang parang walang pasok kundi puro kamalasan na lamang.
Ayaw natin ang bagay na to ang mangibabaw sa buhay natin. Kaya't kung ang kama mo ay direktang nakatapat sa bintana mo, mas mainam na takpan mo ito ng kurtina o mga bagay na harang para hindi ito tumama sa iyo. Ang mga bagay na direktang nakatapat sa kama mo tulad ng salamin, lalo na kung ng mga salaming bintana ay hindi maganda. Lalo pa nga kung ang bintana na yan ay nababalutan ng salamin na nakabalibot sa iyong kama. Sabi ko nga, hindi maganda na nakikita ang refleksyon mo sa salamin, bintana man yan, salamin man yan o TV man yan, sapagkat ang bigat ng pakiramdam ay ibinibigay nito sa iyo. At sa buong maghapon ay wala kang magagawang maganda. Wala ring magiging masayang araw ang dulot nito. Puro kamalasan ang papasok sa buhay mo. At ayaw naman natin na puro kamalasan ang pumasok sa ating buhay. Gusto naman natin na tayo ay magtagumpay. Kaya kung gusto mo ang bagay na to, iwasan mo ang mga bagay na magbibigay ng kamalasan para ikaw ay yumaman. Isa pang bagay na dapat mong pakatandaan at dapat mong pakaiwasan ay ang kamang direktang nakatapat sa mga siling na gawa sa beam na may mga chandelier o ilaw na naglalakihan. Ito'y direktang nakatapat sa iyong kama, kung kaya't direkta rin ang resulta nito. Kung kamalasan, direktang tatama sa taong nakahiga sa kama na yan. Huwag mong hayaan na ganito ang maging pwesto ng kama mo para naman hindi mo rin maranasan ang kamalasan. Tandaan mo na kapag ganitong bagay ang palagi mong ginagawa sa buhay mo, puro kamalasan din ang papasok sa iyo. At ayaw naman natin na puro kamalasan ang papasok sa buhay mo. Gusto naman natin ay swerte lamang, kaya't iwasan natin ang bagay na to. Huwag mo ring hahayaan na sa ibabaw ng kama mo ay mga patong-patong na dekorasyon ang nakalagay. Sabi ko nga, anumang mga bagay na mabigat ay pwedeng pagsimulan ng kamalasan. Magiging mabigat kasi ang pakiramdam mo. Mamalasin ka sa buhay mo. At ayaw naman nating puro kamalasan at bigat ng pakiramdam ang maranasan. Kaya't ang mga bagay na magpapabigat sa buhay mo ay alisin, katulad na lamang ng mga dekorasyon na nasa ibabaw mismo ng kama mo. Alisin mo ang bagay na to para maalis din ang kamalasan na magre-resulta sa kawalan ng pera, pagkakasakit o di naman kaya ay bigat ng pakiramdam. Iwasan ang bagay na to para swertihin at yumaman.